Papa, may pera po ba kayo? Kailangan ko lang po kasi para sa project namin. Meron naman akong konting naitabi na. Magkano bang kailangan niyo? 500 po. Sige, kunin mo bukas sa akin ng umaga bago kayo umalis. Sige po. Salamat po. Pasensya na po kung nakikisabay po ako sa mga gastusin natin. Ano ka ba naman, anak? Huwag mong intindihin yun. Basta mag-aral kayong mabuti ng mga kapatid mo ay ayos na ayos na yun sa amin ng mama niya. Oo naman pa. Promise namin sa inyo yun. O sige, anak. Magpahinga ka muna at alam kong pagod na pagod ka. Tawagin na lang kita mamaya pag mag-aapunan. Sige po. Papahinga na po ako. Sige. Papa, kailangan mo ba talaga umalis? Oo nga, Papa. Hindi ba pwedeng dito ka na lang? Tsaka ba't ang bilis ng pag-alis mo? Isang buwan pa lang simula nung sinabi mong magkaplano ko mag-abroad. Blessing to, anak, na mabilis ako makakalis. Tsaka isa pa, para sa inyo naman ito, kaya ako adik. Pero Papa, pwede naman sa complete na lang kami mag-college ni Ricky. Di ba, Ricky? Oo nga, Papa. Hindi naman kailangan lumayo eh. Eh, ayoko naman matulad kayo sa akin. Tingnan niyo ako, undergraduate. Hindi pa sa pag sinasahod ko sa patagal-patagal ko na sa serbisyo. Pero Papa, di mo mabalikan naman? Oo, Chelsea, sa mga siguro mga isa o dalawang taon. Oh mga anak, tama, nagbaka mahuli na ang Papa niya sa flight niya. Hindi ka na ba magpapahadi sa airport, mahal? Bye-bye! Siguro naman nandun na si Papa. Oh, antayin na lang natin ang tawag ng Papa niyo para malaman natin kung nakarating na siya doon o ano. Oh, ayan! Tamang-tama! Ayan, loudspeaker ko. Papa! Hello, mahal! Kamusta ang flight mo? Nakarating ka na ba dyan? Ako, kumain naman pa ako rin baka darating kayo sa amin. Ngayon, kumusta dyan ang mga bata? Ayos lang naman, pero ito, miss ka na agad namin. Papa, kamusta ka na dyan? Mag-iingat ka, ha? Papa, babalik ka, ha? Alright na nga, mga anak. Hindi nga lang nalulungkot dahil nung pero matatanay din siguro ang papa niya kahit consistent lang. Totoo nga, mga anak. Huwag kayong madala na pabalik din si Papa agad. Kung paano, mag-aayos na ang mga gamit ko mamaya at tatawag niya ako. Sige, bye-bye! Bye-bye, Papa! Ingat ka dyan! Bye-bye! Mga anak, mula ngayon ito na magiging bahay natin. Oo nga, ma. Ang bilis ng panahon noon. Dati nang umupahal lang tayo tapos ngayon may bahay na talaga tayo ng atin. Sayang nga lang wala si Papa. Ganun talaga, pero syempre, hindi naman tayo makakabili ng ganitong bahay kung kasama natin ang Papa niya dito, diba? Ate! Ate! Bakit din na tumatawag sa atin si Papa? Tingin mo ba babalik ko siya sa atin? Oo naman, nakikita mo yung langit na yan. Kapag may dumaan dyang aeroplano, may posibilidad na siya yung nakasakay doon pa uwi dito. Kaya huwag kong mawala ng pag-asa, okay? Baka naman busy lang siya, kaya hindi pa rin siya tumatawag sa atin. Ay, mabuti naman nakauwi na tayo. Ma, hindi pa rin ba dumalating si Papa? Sabi niya uuwi siya sa graduation ko, ah. Ito ngayon patunay, pero hanggang hindi pa rin siya umuwi. Anak, intindihin mo lang Papa mo. Baka naman busy lang sa trabaho, kaya hindi siya nakauwi. Hindi naman sapat na dahilan yun mo para kalimutan niya tayo. Baka may iba na nga siyang pinagkakaabal na dito sa Saudi. So, ano ibig mong sabihin daw na may ibang pamilya na ang Papa mo? Ganun ba, ha? Bakit mawala ba? Aba, talagang sumusobra ka na, Donna. Hindi kita pinalaking ganyan. Hindi kita pinalaki para maging baso sa magulang mo. At isa pa, uuwi ang Papa mo. Uuwi siya. Kaya pinapaniwalaan mo, mabahala ka na. Hindi na uuwi si Papa at wala na akong pakialam kung nasan man siya ngayon. Wala na akong ama! Aba, kinakausap ka na, Donna! Ma! Tunay ba ang sinasabi ni ate na hindi na siya babalik? Anak, hindi totoo yun. Babalik ang Papa mo, ha? Babalik siya. Eh, Ma! Kailangan ko din bang magalit kay Papa kagaya ni ate? Hindi. Hindi mo kailangan magalit sa Papa mo kasi babalikan tayo ng Papa mo. Anak, madami ba bang damit? Wala na, Ma.
Ma, may problema. O ano yun? Sa school mo ba, anak? Oo, ma. Kulang pa daw kasi ng 5,000 yung tuition ko. Pero sinabi ko na naman scholar ako. Sabi nila na mali lang daw sila ng computation. Hay nako, ano ba naman yung school mo? Hanggang kailan mo ba kailangan? Hanggang Friday, ma. Kasi Monday yung finals namin. O siya, sige. Gagawa ko ng paraan. Baka naman makakadilhensya ako. Ma, sorry ha. Alam ko, hirap na hirap ko na din dahil dalawa kami ni Ricky na nagka-college. Tapos ang dami mo pang gastusin kasi graduating ako. Makatapos lang ako, ma. Hindi na tayo ganong mahihirapan. Pangako ko yan. Ano ka ba, anak? Hindi ba sabi sa inyo ng papa nyo? Walang ibang mahalaga sa amin kung hindi ang mabigyan kayo ng maganda kinabukasan. Mag-aral lang kayo ng mabuti, eh, ayos na. Huwag mo nang ganong isipin ng gastusin. Si mama nang bahala dun, okay? Salamat, ma. Pero kung pwede lang, ma, huwag na natin siya pag-usapan kahit kailan. Ang tagal na nun, ma. 4th year high school ako nung umalis siya. Tapos ngayon, ilang linggo na lang, gagraduate na ako ng college. Wala pa rin siya. Huwag na tayong umasa, ma. Nababalikan pa niya tayo. Pero anak! Ma! Lagi lang tayo nag-aaway dahil sa kanya. Wala na nga siya, pero pinipeste pa rin niya tayo mag-iina. Please lang, ma. Ate, naku anak, baka mamaya pa yung ate mo. Alam mo naman, graduating, maraming gawain. Ma, Chelsea, buti na lang nandyan kayo. May good news ako sa inyo. Teka, nasa si Ricky. Kayo na mo ate, nasa gala na naman nyo. Sigurado ako mamaya gabi na naman ang uwi nyo. Oo nga anak, so ano bang good news mo? Hindi mo na kailangan mangutang ma, kasi nagkamali lang pala yung registrar. Wala lang pala akong dapat bayaran. Oo, buti kong ganun. Pero sa itsura mo yan, alam mo hindi lang yun ang good news mo. Ay naku ma, wala talaga akong maililingin sa'yo. Pinatawag ko kayo ng register at sinabi niya na kung lang nila ako. Talaga anak! I'm so proud of you! Ate, ang galing-galing mo naman! Lahat ng pinaghirapan mo, inami mo na. I'm so proud of you. Alam mo kung nandito lang ang papa mo, I'm sure he would be the happiest man on earth. Sige mo, papasok muna ako. Bibihis lang ako. Mamaya lang gagraduate na ako. Huwag na kong laude pa. Kita mo, nakaya ko. Nakaya namin kahit wala ka. Pero kung sakali mo magbabalik ka pa, papamukha ko sa'yo na hindi ka na namin kailangan. Anak! Bihis na ako. Tara na. O sige ma, kukunin ko lang gamit ko. Ate, nandito ka na pala. Oo, napaaga kasi ang labas ko. Ate, malaki ba ang sinusweldo mo sa pinagtatrabahuhan mo? Ang bilis mo kasing makabili ng bahay, ang laki pa. Hindi naman ganun kalaki. Madiskarte lang talaga ang ate mo. Naps, ang yabang. Pero, ipagbibili na ba talaga natin ang bahay na binili ni Papa? Oo naman, mas mabuti na rin yun para wala siyang maiwang alaala sa pamilyang ito. Oo nga, tama ka ate. Ikaw ang tatamaan sa akin. Saan ka na naman ang galing? Baka kung saan ka lang pupupunta, ha? Hindi, ano ka ba? Lagi lang naman nasa court. Mabuti pa pumasok tayo sa bago natin bahay. At naamoy ko na ang merenda na niluluto ng mama. Oo nga, ate. O, tara na. Mama! Ate? Ate, may sasabihin ako sa'yo. O, ano yun? Totoo ba sinasabihin siya sila hindi ko pumapasok? Oo, ate. Anak na, at kailan pa? Nung isang buwan pa po, ate. At anong balak mong gawin sa buhay mo? Ate, sorry. Yata na kita. Sorry? Isang buwan na lang, gagraduate ka na! Ate, hindi ko alam. Pero sa ngayon, ayoko muna mag-aral. Gusto ko muna magpahinga. Bahala ka. Kung yan ang gusto mo, huwag ko na malalaman na sinisira mo ng buhay mo. Tanga ko, ate. Hindi aabot dun. Ay, mo sa labas.
Eh, pwede makakala na naman ako eh, ha? Alam mo, pag dumating si Mama, kailangan ka makagalito sa'yo. Hoy, Chelsea, baka nakakalimutan mo. Ako pala sa nakakatanda sa ating dalawa. Kaya wala ka na pata na pagsabihan ako si Tay sa lahat ng mga ginagawa ko. Oo, kuya, mas matanda ka nga siguro sa akin. Wala ka na pata ang pagsasabihan ka o sitahin ka. Pero sa inaasta mo ngayon, mas mukha ka pang nakakabata kayo sa akin. At isa pa, kuya, sino ba nag-aasigaw sa sayo sa tuwing umuwi ka ng kasay ka? So ngayon, nanunumbat ka na. Sinabi ko bang gawin mo lahat ng mga yon? Hindi naman, di ba? Oo, kuya, pero ginagawa ko yun kasi mahal kita. May malasakit ako sa'yo kasi si kapatid kita. Pero kuya, sa ginagawa mo yan, hindi matutuwa si Papa pag nalaman niya ganyan ka. Wait ba, Chelsea? Tigil-tigilan mo na yan. Wala nang Papa. Ilan taon na siyang wala. Hindi na siya babalik. Babalik si Papa. Babalik siya. Huwag mo sabihin yan. Vicky! Chelsea, ano na naman ba yan? Kaya gaga nagtatanong kayo. Hoy, at ikaw, Ricky, bakit inumaga ka na naman ang uwi, ha? Ayan, nagbut ka sa ate mo. Ayan, nandiyan na ang mama mo. Magsama kayo. Hoy, Ricky, kinakausap pa kita. Mapagod na ako, buwas na lang. Mahayaan mo na yung si kuyang yan. May tama pang... Ano nangyari na naman dyan? Habang hanggang doon sila pa sa inyong ninyo? Ayan, sa kalahari mo. Paano yun? Pinipinasa na yun si Ligia. Ilang buwan na yung ganyan. Papahinga lang ako at bukas na bukas na ipalagod sa akin yan. Bus. Ano po? Halimbig pa ninyo po. Ano po? Mas mo ano? Pag kinagawa? Saan ba ako nagkulang anak? At kinagawa mo? Mites ko. Ano po? Bakit? Pag walang tatay, walang kagabay. Anak, huwag mo naman sanang sisingin ng papa mo. Walang patutunguhan ang usapan na to. Kahit anong mangyari, you would still defend him. Magpahinga ka na lang, ma. Bukas sa bukas, dadalhin na natin si Ricky sa rehab. Ako nang bahala magpaliwanag kay Chelsea ng lahat. Pahinga ka na, ma. Ma, tara na! Sir, sino nang bahala dito sa bahay, ha? Sige!
Ma. Hanggang kanina, tulala pa rin si Ricky. Pero makikita mo sa mata niya, malungkot siya. Eh, hanggang kailan doon si Uya? Sabi ng doktor, kapag mabilis yung pag-response niya sa treatment, mga ilang buwan, pwede na siyang lumabas. Pupunta lang ako sa kwarto ko. Bango naman ang niluto ni Mama. Ay, tayo ka, may kumakato. Ako lang bubukas ng pinto, tulungan mo na lang si Mama maghain. Anak ko, plato. Kuha mo sa atin niya, Ma. Papa! Anak, lalaki mo na. Sabi ko na nga po, babalik ka. Hindi mo kami binigo ng mga anak mo. Sabi ko sa'yo, ate, babalikan tayo ni Papa. Donna! Ate, ba't naman ganun ka kay Papa? Hindi ba dapat masaya ka at nandito na ulit siya sa atin ngayon? Anong gusto mo? Matuwa ako na finally, hey, andito na ang Papa ko. Ganun ba, Chelsea? Oo, ate, bakit hindi ba pwedeng maging ganun? Hindi ba pwedeng mapatawad mo na siya sa ilang taon niyang hindi pagpaparamdam sa atin? Dahil ang mahalaga naman bumalik siya sa atin, kasama na natin siya ngayon. Isa pa sa pinagdadaanan ng pamilya natin ngayon, ngayon natin siya mas kailangan. Madali para sa'yo na sabihin ng mga yan, Chelsea. You were too young nang iniwan niya tayo. Kaya kung inaakala mo ganong kadali ang mga bagay at kung inaakala mo din ganong kadali ang magpatawad, nagkakamali ka. Luto na! Anak! Kumain ka muna bago ka pumasok. Hindi naman sa opisina lang kakain. Baka maliit ako. Anak, eh hatid na kita. Oo nga, ate, pahatid ka na kay Papa. Oo nga, anak. At kumain ka na rin. Hindi na, kaya ko nga ilang taong wala ka. Siguro naman ngayong araw to, kakayanin ko din. Maalis na ako! Pagpasensyahan mo na ang anak mo. Siguro naninibago lang siya sa presensya mo. Pasasaan ba at masasanay din siya? At saka mawawala din ang galit niya sa'yo. Thanks. Papa, alam mo ba bang sobrang saya kung nandito ka na ngayon? Pero malamot nga lang, wala si Julia. Patawarin mo ako, anak ka. Siguro kung hindi ako umalis, siguro masaya pa rin pamilya natin. Wala sa rehab si Ricky at higit sa lahat, hindi galit sa akin ang ate mo. Pero Papa, bakit ngayon ka nga lang ba umuwi sa amin? No. Bakit ilang taon mo kami umuwi? Yung maintindihan, anak. Papa, dalaga na ako, malaki na ako, maintindihan ko na po yan. Ang anak ko talaga, makulit pa rin. Magaling pa yung magpahinga ka na lang sa loob para mas lumaki ka pa. Kailan mo balak sabihin sa mga bata? Sa tingin mo ba kailangan ko pasabihin? Sa laki ng galit sa akin ng pangalan natin, parang hindi nila akong papatawad. Oo naman, kahit balik na rin natin ang mundo, ikaw pa rin ang tatay nila. Mukhang matigas lang ang panganay natin, pero pasasaan ba't papapatawad ka dito? Sige, gagawin ko na lang lahat. Susuyuin ko siya para hanggang bumalik ulit ang loob niya sa akin at tuluyan niya akong mapatawad. Anak, mabuti naman at dumating ka na. Bumili ako almusal para sa'yo. Kaso, ang mama mo at si Chelsea ay namamalingke. Pero mamay nandito na rin sila. Pwede ba? Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Kung sinusubukan mo makuha na love ko, pwes wala kang mapapala sa akin. Pero anak, hayaan mo muna sana ako magpaliwanag. Magpaliwanag? Anong paliwanag pa ang gawin mo? Ayaw mo taon kang nawala at ayaw mo taon kaming umasang babalik ka. Alam mo ba sa loob na isang taon, araw-araw kami tumitingala sa langit at umaasang uuwi ka dito? Pero napagod na rin kami at sa huli tinanggap na namin na hindi ka babalik. Pero anak, sana mapatawad mo pa ako. Sa tingin mo ba, ganun lang kadali magpatawad, Papa? Uuwi ka dito na parang walang nangyari? Uuwi ka dito na parang nanggaling ka lang sa mall? Papa, hindi ganun kadali yun! Hindi mo alam kung gano'ng kasakit yun dito! Sobrang sakit na mawala ng isang ama! At sobrang sakit na wala kang mapaghingahan na salubin mo na tanging ama mo lang ang makakaintindi sa'yo. Sobrang sakit na wala yung ama mo sa mahalagang bahagi ng buhay mo.
Umasa ako sa graduation ko, nadun ka dahil lang ako ka. Pero ano, high school at college, graduate na ako, ni Anino mo, hindi ko nakita. Pero lahat ng yun, kinaya ko, Papa. Kinaya ko lahat ng sakit na yun para sa pamilyang to. Sinabi mo dati na kaya ka alis para sa magandang kinabukasan namin. Nasaan yung magandang kinabukasan doon? Si Ricky nasa rehab, lulong sa droga. Ako punong-puno ng galit at poot sa'yo dahil iniwan mo kami. Nasaan yung magandang kinabukasan doon? Alam mo, sana hindi ka nalang sana umuwi eh. Sumusobra ka na, Donna. Wala kang alam, wala kang karapatan para pagsabihin ang ganyan ng papa mo. Kung hindi mo kailangan ng papa mo, kailangan siya ng mga kapatid mo! Papa! 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 Ma, bakit naman nang malay si papa? Mga anak, may kailangan kayong malaman. Naalala mo ba doon na nung nagka-problema ka sa school dahil kinurang ng 5,000 pesos yung tuition fee mo? Tapos sinabi ng kasin niyo na nagkamali lang daw siya at yung ibang estudyante yung tinutukoy niya. Hindi totoo yun, anak. Hindi nagkamali lang ang kasin niyo. Ang papa niyo ang nagbayad noon, iyon, at ang iba niyo pang gastusin kasama ng tuition fee niyo noong high school at college kayo. Pero ma! Tapos naalala mo ba na may nagpadala sa'yo ng bouquet ng roses noong college graduation mo? Nakakala mo galing sa manliligaw mo. Galing yun sa papa mo. Paano nangyari lahat ng yun, ma? Hindi naman nawalan sa atin ang papa niyo, mga anak. Noon nag-Saudi siya at nakapagpadala ng pera para makabili tayo ng bahay. Doon naman nalugi ang kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. At dahil bago lang siya, siya yung natanggal. Umuwi siya dito sa Pilipinas at dito na nagpa siya magtrabaho. Pero hindi siya nagpakita sa atin dahil nahihiya siya umuwi sa inyo na hindi pa niya natutupad ang mga pangarap niya para sa pamilya natin. Pero kahit na ganun, sa maliit na paraan, sinustentuhan at tinulungan niya tayo sa paraang kaya niya. Pero hindi niya inaasahan na magkakaganito ang pamilya natin. Kaya napag-desisyon na niyang magpakita na sa inyo. Pero ma, bakit nawala ng malay si papa? May sakit ba siya? Oo, anak. Stage 4 na yung cancer niya. At napag-desisyon na niya na dito na lang sa atin ilagi ang nalalabing buwan ng buhay niya. Ma, kailan mo pa nalaman to? Bakit mo inihihim sa amin? Tsaka, bakit hindi natin ipagamot si Papa? Huwag na anak, masasayang ang pera natin. Isa pa mas gusto kong dito na sa lahat. Pero Papa... Tanggap ko na anak na bilang ng araw ko sa mundong ito. Sa mga nalalabing araw na yon, gusto ko makasama lang kayo ng pamilya natin. Papa, I'm sorry. Patawarin mo sana ako. Hindi ko alam na ganito ang sitwasyon natin. Kung alam ko lang sana. Ma, ako nga sabihin mo. Tanging ko na mapatawad niyo ako ng mga kapatid mo. Papa, napatawad na kita. Kalimutan natin. Basta Papa, makakita na matatanggap ka pa na. Hindi mo sasalitin na. Pero ang pangyong may papangako ko lang sa inyo. Hindi na mawala sa inyo ang papa niya. Ma, ako na dyan. Ako na lang magtutuloy niyan. O sige, anak. Pupuntahan ko na rin ng papa mo para makakain na tayo ng almusal. Mahal ko! Mahal ko, gising na! Mahal ko, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Uy, mahal, gising na! Ma? Anong papa niyo? Papa! Papa! Good morning! Papa! Papa, gising papa! Papa! Lang kasi konting panahon lang natin siya nakasama.
sigurado ako nakikita niya tayo at masaya siya para sa atin. Isa pa, hindi na rin siya mahihirapan pa. Tama ka dyan, Bunso. At kahit anong ipato sa ating pagsimulo, nakasama tayo para makikita. Ito ang bagong simula para ang pagsimulo. Tama! Papa, no? Babay na kayo sa papa ko. Babay, papa! Come along with you.